galing ng anak ko, kumakain ng corona. Good vibes everyone! Welcome back to my channel. My name is Mommy Yna. So for today's vlog, autism vlog ulit tayo habang meron pa akong energy to share a little bit of experience namin sa aming autism journey. Pasensya na uli kayo sa suot ko kasi ito na yung pinaka-press ko na kaya kong isuot ngayon na disente dahil again, nagpapagaling pa ako ng tahe and I am already 30 weeks pregnant. So sobrang init po kaya naghahanap ako ng damit na talagang attire na talagang press ko para sa akin. Para po dun sa mga bagong pasok sa channel natin, my daughter was diagnosed 2 to 2 and a half years old with ASD and right now she is already 8 years old. So, yung autism journey po namin is around almost 6 years already. So, until now, like you, nangangapa pa rin ako syempre, pero marami na po akong natutunan, marami na akong nabasa, marami na akong narinig na recommendations and suggestions and tips coming from other autism parents as well. So, yung mga style ko naman po, recommendations ko and tips, gusto ko rin i-share sa inyo, baka makatulong din. Ayun. So, yung topic natin today is about picky eating. This is an ongoing therapy or activity for my daughter. So, disclaimer po muna tayo, hindi po lahat ng recommendations ko and styles and tips ko will also work for your kids. Ang secret po kasi sa ating mga autism kids is you need to find the right activity, you need to find the right therapy style na mag-fit po sa kanila. Hindi po ito one size fits all. Kaya po unique yung ating mga anak. So, ang recommendation ko po all the time is kung nag-join kayo ng mga autism groups sa Facebook, collect nyo lahat ng mga ideas na nakasulat doon. You need to have a notebook na para lang doon sa mga activities and therapy styles or tips. Tapos, isulat nyo po lahat doon para just in case maubusan po kayo ng ideas, meron kayong babalikan na notebook na, okay, ito naman ang itatry ko, hindi nag-work yung isa naman. Pag hindi nag-work yung isa naman, and so on and so forth. So, ganun po kasi yung style na ginagawa ko, and so far, it is working for me. And less stress din po sa ating mga magulang, lalo na kasi tayo yung kailangang tumulong sa mga anak natin. So, the more na we need to avoid stress. Ayan. Just to give you a background po kung gaano ka-picky eater ang anak ko. Nung nag-start po kami magpakain sa kanya at age 6 months, syempre, ito po yung mga mashed potatoes. Lahat po ng healthy na maiisip ng isang magulang na ibigay sa isang anak. Up until 3 years old, okay na okay po lahat. So, kumain po siya ng rice, may sabaw, hindi po siya picky eater pagdating sa ulam. The usual po na alam nyo na kinakain ng mga bata, na pinapakain ng mga magulang pag baby pa. So, again, may kanin, may sabaw, may patatas. May gulay, kumakain po siya before ng carrots, kumakain siya ng ano pa ba? Basta lahat po ng mga normal na pinapakain ng isang magulang sa anak until age 3 years old. Until one day po, isang umaga, pagising niya, yung the usual na ipapakain sa kanya is ayaw na niyang kainin. So, to cut the long story short, ang dating, parang feeling ko, parang napalitan yung anak ko kasi yung the usual na kinakain niya, biglang ayaw na niyang kinain and nagsettle siya sa nilagang itlog. Samantalang prior siya naging picky eater, lahat po is okay. So, feeling ko at around 3 to 3 and a half years old, dito nagmanifest talaga yung autism niya and ang na-target is yung talagang kanyang pagiging picky eater. Ayan. So, fast forward po tayo. Right now, ang kinakain ng anak ko is nasa less than 20 types of food lang. Hindi na po siya kumakain ng rice since 4 years old until now. So, 4 years old na po siyang hindi nagre-rice. We already had a check-up with a nutritionist and gastroenterologist sa St. Luke's. Healthy naman po ang kanyang guts, walang problema, walang sakit. Pero hindi po kami nagsettle doon sa nutritionist. Instead, naghumihingi po ako ng tulong sa aming OT and speech therapist for the feeding therapy. So,
With that said, move na tayo doon sa steps na ginagawa ko on how I introduced food to my daughter. So, i-share ko po sa inyo today yung ginagamit kong steps or approach para po ma-address yung pagiging picky eater ng anak ko. Ang tawag po dito is SOS, feeding approach, or ang meaning ng SOS is sequential oral sensory feeding approach. Ayan, so ito pong feeding approach na to was introduced to me by my first ever OT, si Teacher Dana from Therability. So, thankful ako na na-introduce niya sa akin to kasi until now, ito po yung binabalik-balikan ko every time gusto kong mag-introduce ng food sa anak ko or kahit pagpapainom ng gamot, ganito rin yung style ko. So, kung makikita niyo po dito sa papakita ko sa screen, there are 1, 2, 3, 4, 5 po na steps or approach. Yung first one is yung tolerates. And then second step is interacts with food. Number 3 is smells. Number 4, touch. And then number 5 is taste. And then last one is eating. So first po muna, depende po kasi yan sa severity or kung gaano po kalala or kung hindi naman masyadong malala yung pagiging picky eater ng anak nyo. So sa tolerates po, nakalagay dito yung step by step or approach na gagawin ninyo when introducing a food to your kid. So nakalagay is yung being in the same room, being at the table with the food on the other side of the table, being at the table with the food halfway across the table. So in short, meron po kasi tayong mga ibang autism kids na hindi po natotolerate yung itsura ng pagkain. So ang kailangan po munang gawin is ilagay nyo or dapat malapit sa bata yung pagkain. Huwag natin agad isubo or huwag natin agad i-force. Dapat matolerate muna nila na nakikita nila yung pagkain inside a room or kung nasa dining area kayo malapit sa kanya. And then second one was interacts with food. So uses utensils or containers to serve self onto own plate, uses utensils or a container to stir or pour food, and etc. So on and so forth. So yun, after po nung tolerates, kung yung anak ninyo is natotolerate na niya yung food na malapit sa kanya, nakikita niya, eto na ipapasok yung step 2 natin, which is medyo iisama nyo na po siya sa preparation ng food, kung tipong natotolerate na niyang mahawakan yung pagkain, and so on and so forth. Nakikita nyo po to na ginagawa ko kay Tia, especially yung sabi ko sa inyo before na nag-mix siya ng pancake batter. Yan, yan, very good. Wow, big bake. Sige, mix ka. Big. Makikita nyo rin sa ibang vlogs ko na hinahayaan ko siyang haluin yung ibang sabaw or yung mga pagkain. Para pong ang dating is nilalaro talaga yung pagkain. Pero hindi naman po talaga nilalaro. Hinahayaan lang po natin sila na magkaroon ng interaction with the food. And then number 3 is yung smells. Leans down or picks up to smell. Odor in child's forward space, odor at table, odor in room. So, sa smells po, wala ako actually yung problema sa anak ko. Well, inaamoy niya po yung food. Magpapakita ko ng clips dito later on, makikita niyo aamoy niya yung food. Pero usually, hindi naman po ako naghahanda ng food na tipong iba ang amoy. Naaamoy niya kasi mahilig po ako sa gulay with bagoong. Pero so far, hindi ko po muna siya pinapatikim nun kasi yun po muna ang ibang style ng pagkain ang pinapatikim ko sa kanya. Number 4, touch. Ito po yung tip of tongue, top of tongue, teeth, lips, nose, underneath nose. Ito na po yung meron ng connection yung pagkain dun sa katawan ng anak ninyo o yung nahahawakan na niya. Yung anak ko po, nandun na po din siya sa part na yon na nahahawakan na po niya yung pagkain. Again, ipapakita ko sa mga clips dito later on. Minsan po ang pinapagawa ko kung halimbawa may pagkain, ilalagay ko lang sa ganito niya, sasabihin ko, okay, kiss only, kiss. Medyo didikit sa bibig, medyo malalasahan niya, medyo maaamoy niya hanggang sa magustuhan na niya. And then, number 5 is yung taste. Ito na po yung bite only. Ganyan, may tikim lang onte. If you don't like it, pwede mong i-dura o i-spit yung pagkain kung hindi mo gusto.
Ayun, so yan po yung steps or approach na ginagamit ko every time meron akong gustong i-introduce na food dito sa batang to na makulit. Yan din po yung ginagamit ko kung paano ako nagpapainom ng gamot, which I will show in a separate video. Hindi po kailangan na dun sa tolerates kayo magsimula right away na approach. Kung natotolerate naman po ng anak nyo, pwede kayong mag-jump dun sa smell. Kung hindi rin naman po siya very sensitive sa smell, edi jump po kayo doon sa kung ano man yung susunod na step. Nakalimutan ko na kasi kailangan ko pa rin po lagi ng guidance. Meron na akong copy niyan, but like I said in earlier, pwede nyo po yan i-type sa Google. Okay anak, sige. To get your own copy. Available naman po yan. Okay anak, sige, wait lang. Ayan. So, yung kay Pia po, meron po kami yung steps doon na nandun na po kami sa taste. Ayun, ginulo na ng anak ko yung buhok ko. Andun na kami sa taste na kasi nakakapag-tolerate na siya. Kaya na niya mag-interact with food. So, nandun na kami usually sa taste. O kaya minsan naman, like yung itong ipapakita kong video sa inyo, yung turon. Kasi isa po yan sa sobrang matagal kong pinaglihian kasi nga I'm pregnant. So, lagi po niya talaga nakikita yung turon. Kaya, inintroduce na rin po namin yung turon sa kanya. So, ito pong video clip na ipapakita ko sa inyo. Actually, tatlong attempts lang. Pero, more than 10 attempts po. Actually, kami nagpatry sa kanya ng turon. Hindi ko na lang na-vlog yung iba. Pero, syempre, nag-start po kami dun sa yung nakikita nga lang niya ako na kumakain ng turon almost every day. Kasi nga, isa yun sa pinaglilihian ko. And, ayun, since summer right now, hindi kami sa baba kumakain, especially siya kasi very sensitive siya sa init eh. So we're eating inside the bedroom, ayan, kasi dito po medyo mas malamig at nakakapag-aircon kami sa baba kasi medyo mainit. Tapos, ano pa ba, alam ko yung mga mapapansin dyan, yung suot-suot ng daughter ko is just a white sando kasi yun talaga yung nakasanayan namin na pambahay sa kanya ever since. Ayun, ano pa ba? So, kung wala nang mai-comment na iba, let's watch this. Hey, bite mo. Na tissue din. Gusto mo din tissue. O, sige, hanggang natin sa tissue. Sandali lang. Very good. Okay, good job. Good job. Okay, ba? Okay. Ang galing ng anak ko. Kumakain ng turo na. Kahit sa bed. Sige, bite mo din yan. Same. Pareho lang yan, anak. Dark lang kasi may sugar. Hawakan mo yung... yan, oh. Yan yung luto ni Lolo. Oh. Lutong bahay kasi may sugar. Yan, lutong kanto. Oh, wow, very good. Very good. So, yan po muna yung share ko about picky eating. Sana po meron kayong natutunan or nakuhang tips and styles on how we can help our kids with autism, especially po yung mga picky eaters natin. Please don't forget to click the like button if you enjoyed and learned about this vlog para po makita ko rin kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng vlog. And also, please don't forget to subscribe and click the notification bell since wala po talaga tayong schedule kung kailan po ako mag-upload ng mga vlogs. So, hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for watching. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!